Barangay Ginebra na Karma, kung bakit alamin. Offer ng Alaska Aces, inisnab ni Gab Banal. At tatalakayin natin yan kung bakit. Interesting itong topic natin dahil kakaibang player itong si Gab Banal. Ang ibang player ay atat na makakuha ng kontrata pero tinanggihan niya ang offer ng Alaska Aces. Pero bago iyan mga chong ay i-shoutout muna natin ang ating mga kaibigan na sina Jomar Cabunillas, Charlie Sabado, Lemuel Almanza, Dion Mercado, Junix Rialo, Dong Simakas, Bobby Hakihaka, Ronaldo Leonso, Kuya Mike TV at si Banji Tulipas. Ayun nga mga idol, maraming kinulat itong si Gab Banal dahil sa kanyang pagtanggi na pumirma ng extension contract sa Alaska Aces. Ang ibang player ay atat na makakuha ng trabaho pero kakaiba nga po itong si Banal. Si Alaska coach Jeff Carriazo mismo ang nagsabi na tinanggihan nito ang inio-offer nilang kontrata kay Banal na noong nakaraang Philippine Cup sa Simi Bubble sa Bacolor, Pampanga ay nag-average ng 8.7 points, 3.5 rebounds at 1.5 assists per game. Malaking bagay ito sa Alaska kaya naman inalok nila ito ng panibagong kontrata. Pero tinanggihan nga po ito ni Gab Banal dahil balita natin ay maikling kontrata lang ang iniaalok sa kanya. Sa kabila ito ng magandang average niya sa Philippine Cup. Nakakasama nga naman ang loob at siguro'y medyo nagtampo ang manlalaro. Naisip siguro ni Gab Banal na gagamitin lang siya ng Alaska Aces para maging trading materials. Kaya sa halip na pumirma, pinili na lamang niyang maging unrestricted free agent. Pero minasagap tayong balita na di umano'y malakas ang loob ni Gab Banal na tumanggi sa offer ng Alaska Aces dahil tinatarget na ito ng SMC Black. Kung hindi sa Magnolia, ay baka raw sa Barangay Ginebra ito mapunta. Sabi ng trusted source, may mga negosyasyon na raw kung saan talaga siya maglalaro ngayong darating na second conference. May nagbulong sa atin, mas gusto raw ni Gab Banal na sa Barangay Ginebra siya mapunta. Kailangan ng Ginebra ang isang tulad ni Gab Banal na nag-average ng 45% behind the arc noong nakaraang Bacolor Bubble. Maswerto itong Ginebra kapag nagkataon, kapag nakuha nila si Gab Banal, mahaharbat nila ito nang wala silang bibitawang player. Hindi katulad noong nakaraang taon na pinakawala nila si Greg Slaughter kapalit ni Stan Hardinger. Pagdating ng Pelgerman Banger sa Ginebra, inaasahan na lalakas ang team. Wala raw maipantatapat ang ibang team sa tambalan ni Javit Aguilar at Stan Hardinger. Pero nadismaya ang maraming fans ng barangay na wala ng chemistry ang laro ng mga bataan ni Coach Tim Kong sa halip na lumakas, lalong nangamote. Magaling na player si Stan Hardinger pero hindi niya kabisado ang sistema ni Coach Tim Kong. Sabi pa ng iba, nakarma raw siguro ang Ginebra sa pagtitrade ng mga ito kay Greg Slaughter. At ito pa ang masamang balita mga idol. Matunog ang usap-usapan, wala raw makapipigil sa pag-alis ni Christian Stan Hardinger. Tatapusin na lang daw nito ang second conference at sisibat na ito para maglaro sa Japan B-League. Sa palagay ko, hindi naman siya masyadong magiging malaking kawalan sa Ginebra. Sa totoo lang ay pumangit ang laro ng Ginebra nang dumating siya sa team. Kung mahaharbat ng Barangay Ginebra si Gab Banal, magiging malaking tulong siya sa team para magkaroon ng isang outside gunner. Kung mahaharbat ng Barangay Ginebra si Gab Banal, magiging malaking tulong siya sa team para magkaroon ng isang outside gunner na nag-average nga ng 45% outside the arc noong All-Filipino Cup. Harinawang sa Barangay Ginebra na nga siya mapunta at baka sakaling magbago ang kapalaran ng team.
Baka sakaling mabuhayan ulit ng loob ang mga fans ng pinakasikat na team sa PBA. Yun lamang mga idol. Maraming salamat sa suporta. Hanggang sa muli.